Oh, maluluto na kare. Rona, ano, nagkain ka na ba? Magsasaing pangalan ko, ate. Abay, balita ko, sa Shalim daw yung asawa ni Raya. Balita ko nga din eh. Ay, kaya kailangan natin yung matanda kahit pa paano. Oh, yan bagang tilapiyang yan ay maluluto na. Ay, luto na nga't hahanguin ah. Ayusin mo yung sibuyas at mamutik tayo si Raya, maraming... yung asawa niya. Siya, kayo magsasaing nga muna. Ay siya, samama muna ako at may aayusin tayo ha. Yung itlog na pula, Rona, ayusin mo na din. Oo, sige. Tara, ang init naman dito sa probinsya. Iba naman yan, walang signal. Han, ito ba yung lugar nyo? Oo. Sigurado ka? Oo, dito ako lumaki. Parang feeling ko hindi naman ako magiging komportable dito. Han, okay dito. Simple ang pamumuhay. Hoy, ikaw. Okay ka lang dyan? Kuya, ano ba naman lugar to? Wala ka signal-signal. Oo nga. Kanina pa nga ako inaantay ko yung message ni Mami. Hindi ko ma-receive kasi wala malang signal doon pa. Itong masarap sa lugar na to. Malayo tayo sa taong mga toxic. Ayoko dito. Di ako mabubuhay dito. Kuya. Ako rin, Han. Tara na, ang init na. Tara. Pagpasensyahan nyo na muna yung lugar namin. Tod! Tod, kumusta? Kuya Jason, kuya ko, panganay. Hello po. Bunso namin si Marvin. Puso sa babae si Rona at si ate ninyo naman. Hello po. Ah, bye, totoo pala. Si Doyen. Pagkaganda nitong iyong asawa. Kumusta naman ang biyahe? Ito kuya, nakakapagod. Medyo traffic sa mga dinaanan namin. Pero okay naman, nakadating naman kami ng matiwasay dito sa basa atin. Namiss ko nga itong lugar na ito eh. Eh, mabuti na maayos ang inyong paglalakbay. Ayun nga, ate. Medyo nakakaini, pero... wala. Namiss ko kayo, kaya gusto kong pumunta dito eh. Ano yung ginagawa mo? Han, ganito kami dito sa bukid. Hindi ba kadiri yan? Wala ba kayong spoon and fork dito? Han, wala kaming kubyertos dito. Kumain ka na lang. Ay, ano na, kunin mo na yung ibang pagkain doon na itinago ko. Nakatakit lang doon. Pag natikman mo yung pagkain namin dito, Han. Kain na tayo lahat. Sure ako, magugustuhan mo yun. Ayun yung kinalakihan namin pagkain dito sa bukid. Ate, excuse, wala bang signal dito? Sa bukid? Ay, bunso, wala ditong signal. Hindi kailangan ng telepono kasi dito. Simple lang pamumuhay ng mga tao sa gantong lugar. Eh, kuya, may idea ako eh. Saka na yan, pagbalik na natin ng Manila, Toy. Puntahan mo muna si Marvin. Sige, Ining. Ate, puntahan mo muna ko yan. Sundan ko lang para matagal din eh. Oh, Han, ikaw naman. Han, ano bang pinagagawa mo sa akin? Love, ganito kami dito sa... Hindi bang dumi-dumi niyan? Hindi yan. Ganito kami dito. Pag kami kakain, nanghihinaw kami ng... sa tabo. Pumunta dito eh. Ito naman, try mo rin kasing mamuhay ng simple. Wala ka bang wet wipes dyan? No. Damit ko na lang. Wala eh. Basahan-basahan ka na lang eh. Oh, halina kayo. Ito ang inyong kwarto. Uy ate, maraming salamat. At aking bubusan. Ayan, oh. Ipasusunod ko na lang yung banig at unan ha. Walang pinagbago yung tinutulugan natin na. Abay, syempre, medyo pinaayos ko lang ng kaunti, are. Ano pa yan? Pero magiging komportable naman kayo dito.
Ay, saglit lang, hay. Kukunin ko yung banig at na sige, inyong ate. Kailang salamat. Paghigaan di yan. Sige. Katabi ko na lang, siguro pagtulog mamaya. Sige, kuya. Kasi kayo mag-enjoy, ha? Salamat, kuya. Kalingan ba, oh. Sige. Han, sure ka ba na dito tayo matutulog? Oo, Han. Parang feeling ko hindi ako makakatulog dyan eh. Han, magiging mahimbing ang tulog mo dyan kasi presko dito sa ganitong lugar. Paano magiging mahimbing ang tulog ko dyan? Eh, mukhang maraming lamok. Walang lamok dyan, Han. Wala tsaka ang tigas-tigas, wala man lang bang malambot? Ganun kami dito sa kabukiran, Han. Dito ako lumaki, masasanay ka din. Han, alam mo, kung alam ko na ganito yung dadat na natin dito, dapat hindi na ako sumama sa'yo. Huwag ka namang ganyan, Han. Alam mo, hindi ako sanay sa mga ganyan, di ba? Han, ganito. Kaya nga dinala kita dito para madanas mo yung buhay na kinalakihan ko. Na para kung makita mo yung mga ginagalawan ko dati, saan ako lumaki? Okay lang yan. Makakatulog ka lang dyan. Huwag ka nang sumimangot. Uwi na lang kaya tayo. Ilang araw lang naman tayo dito. Pagbigyan mo na naman yung gusto ko. Minsan ko lang makita yung mga kapatid ko. Or wala bang hotel dito na malapit? Doon tayo matulog? May nadaanan ba tayong hotel? May nakita ka ba? Di ba wala? Dito na lang. Okay na dito. Kaysa magbayad pa tayo ng hotel na wala naman tayong hotel na pupuntahan. Pasok na. Hello? Ano? Problema na naman? Alam niyo, hindi na kayo nauubusan ng problema dyan sa opisina. Puro kayo stress, puro kayo, napaka-toxic nyo. Ay, naku. Di ba itinuro ko na sa inyo kung anong gagawin nyo pag nung umalis ako dyan? Oo nga. Lahat ng paperworks, di ba tinuro ko na? Gawin nyo ng maayos yung trabaho nyo. Hello? Hello? Ate, butit may connection ka. At ako, hirap na hirap ako makahanap. Eh, nawawala-wala nga. Buting at nakakausap ko pa kahit papano. Pero nawawala-wala eh. Eh, buting nga. Iyo talaga. Meron ako. Talaga diyan mga paglaro. At pala, ginaya ko na lang yung network mo. Ito muna ako. Hanap na ako signal. Uy, ate. Buti na bubuhay kayo ng mga pagganya-ganito lang dito, no? Walang internet, walang TV, walang malls. Hindi kagaya sa Maynila. Eh, ate, kahit naman kami ganito dito, eh. Masaya naman kami, basta kami magkakasama lagi. Kaya nga, ang saya-saya namin nung dumating kayo ni Kuya Ryan, eh. Kompleto na naman kami. Masaya. Oo. Tsaka, kami baga ay pinalaki ng magulang naming ganito. Kontento kung anong meron kami. Itong iniwanan nilang lupain sa amin ay pinalalago na lang namin. Nagtatanim kami. Ayun nga, binebenta namin sa bayan. Ay kontento naman kung anong kinikita. Oo. At tsaka, walang sakit. Ayos na yun. Iwas malayo ko pa sa stress ate dito. Alam mo, masasanay ka din kaya. Ang layo kasi ng buhay dito compared doon sa Maynila. Sa Maynila, sobrang stress, pollution, ang daming toxic na tao doon. Nako ate, dito, fresh kaya ang hangin dito. Ramdam mo ba? Sarap-sarap kayo. At saka dito eh, lalo kang babata. Mm-mm. Hindi ka tatanda. Gusto mo mawala, mawala yung stress mo ate? Try mo magalaman, kagaya namin. Pampalipas, ano din, oh. Sige nga, sige nga. Stress yan. Ma-try nga. Oh, di ba? Nakakatuwa ang maghalaman. Nakakatuwa nga pala talaga dito. Parang matatanggal yung stress ko dito. Oo naman. Oo naman, saya kaya nito. At saka mamaya magtatanim pa tayo ng mga talbos ng kamote. Nakain ka ba nun? Alam mo ba yun? Sarap yun. Mm-mm. Tapos sasawasaw natin sa bagoong. Basta lang. Ay, tayo yung maligo sa ilog. Ay, gusto ko yun. Oo. Ay, sabihan mo si na Ryan na
Alam mo ba gano'n naman yun, tumalon sa ilog? Aba, ay una ang puwit. Talaga. Nasaan na kaya yung mga yun? Tagal nung mga yun. Yung ano-ano, di ba? Di ba, katuwa dito. Baka naglulukuhan na naman yung mayroon, kaya ang tagal nila. Ano ba yung pinuntahan mo? Mamaya tayo magkakape. Di mo pa ba nalilinis yung kuya? Dito ba yung pagbungkay? Oo, ganyan. Ayan, ayan. Ako parang mawiwili na ako dito. Ayan na pala sila. Han! Mukhang nag-i-enjoy ka na dyan, ha? Kaya nakakatanggal pa rin ng stress. Mukhang mawiwili na ako dito. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Masarap mamuhay dito sa kabukiran kaysa sa Maynilaan. Mamayo. Oh, ano? Ay, mamaya tayong mag-iilog. Ay, mas masaya. Nakaranas ka na ba na pag-iilog? Inukwento nila sa akin yung nangyari sa'yo. Si Oti naman. Nakwento pa yun. Tagal-tagal na. Bata pa tayo noon. Alam mo, Han. Unti-unti ko nang nagugustuhan dito. Sabi ko naman sa'yo, mas masarap mamuhay ng simple kaysa nakakasanayan mo. Oo nga, kasi ang layo-layo ng buhay natin sa Maynila dito. Dito ay ang fresh ng hangin, kahit walang mga internet, kahit walang TV, ang saya. Tapos yung mga kapatid mo, ang saya-saya pala nilang kasama. Tinuruan nila ako kaninang maghalaman, nakakatanggal siya ng stress. Mm-hmm. Exactly. Sana sa susunod na bakasyon natin at sa mga susunod na susunod pa na bakasyon ko, gusto ko dito. Agad-agad naisip mo yun? Kasi na-realize ko na masarap mamuhay dito. Mababait yung mga tao. Pasensya ka na, ha? Inusgahan ko yung pamumuhay nila nung unang dating ko dito. Walang problema yun. Kaya nga dinala kita dito. Para ma-realize mo yung sarap ng simpleng mapampamumuhay ng isang tao. Kaya, naging masaya naman ako na natutunan mo yun at nagustuhan mo yun. Oo nga. Baka hinahanap na nila tayo. Tara. Kakain na yata. Basta ha, promise mo ha. Dito mo ako dadalhin sa susunod. Oo naman. Dito ulit. Okay. Okay.